mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Narito ang nangungunang balita sa linggong ito. Supply ng dugo sa lalawigan ng Aklan, hindi bastante. Narito ang detalye ni Judy Lee Vicente. Hindi na bastante ang supply ng dugo sa probinsya ng Aklan ayon sa Philippine Red Cross Aklan. Batay sa pahayag ng PRC Aklan, marami ang nangangailangan ng dugo sa Aklan ngunit kumakaunti ang supply nito sa buong probinsya. Paliwanag ng Red Cross, hindi na kailangan hintayin pa ang oras kung kailan magkakaroon ng maprograma sa blood donation para mag-donate ng dugo. Dagdag pa rito, malaki rin ang maitutulong ng pag-donate ng dugo dahil nagdudulot ito ng magandang epekto na gumawa ng panibagong active cells sa ating katawan. Samantala, patuloy naman ang paghihikayat ng Philippine Red Cross Aklan Chapter sa publiko na makilahok sa mga bloodletting activity para makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. Jorly Vicente, Kalibo Cable News. Kalibo Municipal Agriculture Office, patuloy ang pagsasagawa ng house-to-house anti-rabies vaccination. May ulat, Sera Joy Briones. Patuloy ang pagsasagawa ng house-to-house anti-rabies vaccination sa Kalibo Municipal Agriculture Office sa bayan bilang partisipasyon sa Rabies Awareness Month. Matatandaan na nagsimula ito noong March 25 sa Barangay Tigayon, Kalibo kung saan umabot sa 114 na mga aso ang kanilang nabakunahan. Kahapon April 4, dumating ang karagdagang 140 vials. Sa kabuuan na sa 420 vials, mayroon ang tanggapan ng Kalibo Municipal Agriculture Office na may pondong 226,600 pesos. Sapat na ito para sa 70-80% na populasyon ng mga aso at pusa sa bayan ng Kalibo. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang kanilang ginagawang house-to-house anti-rabies vaccination na magtatagal pa sa September 2022. Erechoy Briones, Kalibo Cable News. Tilapia at Hito Fingerlings pinakawalan sa Aklan River. Narito ang detalye ni Rio Trico. Nagpakawala ng nasa 2,000 fingerlings ng tilapia at hito sa Aklan River nitong April 2 ngayong taon ang ilang grupo bilang parte ng Earth Day Celebration ngayong buwan ng Abril. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Gabi Persona katuwang ang Maharlikan Center kasama si Sangguniang Panlalawigan Member Soviet Russia de la Cruz at iba pang mga opisyal. Alinsunod sa misyon ng Earth Day, layunin ang pagpakawala ng mga fingerlings na muling buhayin at pangalagaan ang Aklan River. Nanawagan naman ang miyembro ng Gabi Persona na si Rhett Ibabaw sa publiko na suportahan ang pangangalaga sa Aklan River at huwag itong abusuhin dahil malaki ang papel nito sa kabuhayan at food sustainability sa mga lugar na malapit dito. Plano ng grupo na magpakawala ng nasa kabuuang 2,000 fingerlings ng hito at tilapia ngayong buwan ng Abril sa iba't ibang parte ng ilog. Rio Trico, Kalibo Cable News. Aklan Provincial Government nagpalabas ng abiso para sa lahat ng airline companies, shipping lines at Civil Aviation Authority of the Philippines. May report si Jurilee Vicente. Ipinapaalam ng gobyerno probinsyal sa tanggapan ng airline companies, shipping companies at Civil Aviation Authority of the Philippines na tumatanggap ang lalawigan ng mga biyahero na mula sa ibang bansa o foreign country na nakapag-comply ng mga sumusunod na requirements. Batay sa abiso, ang mga dayuhang biyahero na mayroong World Health Organization International Certificate of Vaccination o National or State Digital Certificate galing sa kanilang bansa o foreign government ay tatanggap ng kanilang vaccination certificate bilang patunay at papayagang makapasok sa probinsya ng Aklan sa pamamagitan ng magkaparehong kasunduan na nakasaad sa website ng Department of Tourism. Samantala, maaari namang magpakita ang mga biyahero ng iba pang patunay ng pagbakuna na pinahihintulutan ng Interagency Task Force na nakapaloob sa IATF Resolution No. 160-B. Inaabisuhan ng publiko na ang naturang impormasyon ay para sa kaalaman ng lahat tungkol sa striktong pagsunod ng mga requirements.
Jorly Vicente, Kalibo Cable News. Of Vetaklan, striktong pinapatupad ang border control para hindi makapasok ang bird flu sa probinsya. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Patuloy ang pagpapatupad ng border control ng Office of the Provincial Veterinarian Aklan upang maiwasan na makapasok ang bird flu sa probinsya. Kasunod ito na mayroong bird flu outbreak sa Mindanao, Luzon, partikular sa Pampanga at Bulacan. Sa ngayon, epektibo na rin ang Executive Order No. 020 ni Aklan Governor Florencio Miraflores para sa temporary ban sa pagpasok ng mga manok at wild birds para maprotektahan ang local poultry population at masiguro na ligtas ang publiko laban sa banta ng bird flu. RJ Briones, Kalibo Cable News. Mga adolescents-friendly health facility, dumadami na sa probinsya ng Aklan. May detalye si Rio Trico. Para mapangalagaan ang kalusugan ng mga kabataan sa probinsya ng Aklan, unti-unti nang dumadami ang mga accredited adolescent-friendly health facility sa buong probinsya. Nitong buwan lang ng Abril, iilang mga bayan sa Aklan ang nakapasa sa assessment at naging accredited level 1 na adolescent-friendly health facility o AFHF. Isa ang rural health unit ng Malinaw sa mga bayan na may accredited level 1 na AFHF na inaprubahan nitong April 1. Habang ang RHU Tangala naman ay nakapasa nitong April 6 ngayong taon. Ayon sa Department of Health, ang Adolescent Friendly Health Facility ay isang pasilidad na nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan na nakatuon sa mga kabataan na nasa edad 10 hanggang 19 years old. Sa tala ng ahensya, noong 2019, may nasa mahigit 700 AFHF na sa buong bansa at target ng DOH na madagdagan pa ito ng nasa 20% kada taon. Rio Trico, Kalibo Cable News. Aplikasyon para sa CSC Career Service Examination sa Aklan magsisimula sa April 12. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Magsisimula ngayong April 12 hanggang April 28 ang pagtanggap sa mga aplikante para sa CSC Career Service Examination. Gaganapin ang naturang eksaminasyon sa June 19, 2022 sa City Mall, Kalibo. Samantala, ipapatupad ng mga empleyado ng Civil Service Commission Aklan ang first-come first-serve basis at otomatikong isasara ang aplikasyon sa oras na maabot ang kota. Limitado ang pagtanggap ng CSC Aklan sa examinees dahil sa banta ng COVID-19. Bukas ang aplikasyon sa mga aklanon basta nasa edad 18 pataas. Sa mga aplikante, kinakailangan magbayad ng 500 pesos para sa pag-apply. Era Joy Briones, Kalibo Cable News. Kumilig Aklan, may paalala sa mga kandidato ngayong nalalapit ang Semana Santa. May paalala ang Kumilig Aklan sa lahat ng kandidato sa probinsya ng Aklan ngayong nalalapit ang Holy Week o Semana Santa. Sa panayam ng Kalibo Cable News kay Crispin Raymond Gerardo, Election Officer 3 ng Kumilig Aklan, nilinaw nito na bawal ang pangangampanya sa Araw ng Banal dahil ito umano ang oras upang magbigay ng panahon na manalangin at magbalik loob sa Diyos. Ang pagbabawal sa pangangampanya ay nakasaad sa batas ng Commission on Elections, ang Resolution 10730 o ang Fair Election Act, Section 3 na nakasaad na bawal ang election campaign o partisan political activity sa araw ng Huwebes Santo at Biyernes Santo, gayon din sa May 8 ng gabi at sa araw ng election on May 9, 2022. We should consider the Holy Week as a day for reconciling with the Lord. Bigyan po natin ng oras yung mga sarili natin. Bigyan po natin ng oras yung ating soul na magdasal in preparation sa parating na election. So because of that, sinasabi ng batas na bawal po muna yung pangangampanya during Holy Week or Semana Santa. Matatandang nagsimula ang pangangampanya para sa lokal na posisyon noong March 25, 2022, kung saan dito na matatawag na kandidato para sa May 9 election ang mga aspirant na nais tumakbo sa iba't ibang posisyon. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News.
Sangguniang Bayan ng Kalibo, pinag-uusapan ang pagbibigay ng pribilehiyo at benepisyo para sa mga child development teacher. May detalye, Sera Joy Briones. Tinalakay sa isinagawang sesyon nitong April 4 ng mga miyembro ng Kalibo Sangguniang Bayan ang tungkol sa ordinansa na ipinasa ni Kalibo Sangguniang Bayan member Matt Aaron Guzman na naglalayong bigyan ng pribilehiyo at benepisyo ang mga child development teachers sa bayan ng Kalibo. Ito'y matapos na maraming child development teacher ang nagpaabot ng kanilang mga hinaing tungkol sa maliit na honorarium na kanilang natatanggap bawat buwan at hindi ito sapat sa pang-araw-araw na gastusin. Kaagad na nirekomenda ng ilang miyembro ng konseho na i-refer muna sa Committee on Finance, Committee on Roles and Human Resource ang ipinasang ordinansa. Matatandaan na nagpasa rin ng ordinansa si Kalibo Sangguniang Bayan member Augusto Tolentino na taasan ang honorarium ng mga daycare workers sa bayan. Sa dating 1,650 pesos kada buwan, ginawa itong 2,500 pesos na inaprobahan noong March 14. Erechoy Briones, Kalibo Cable News. Mga bagong kagamitan sa Temporary Treatment and Monitoring Facility para sa mga COVID-19 patients itinurn over na sa Bayan ng Tangalan. Narito ang ulat ni Rio Trico. Formal nang itinurn over sa lokal na pamahalaan ng Tangalan ang mga amenities, medical equipments at mga supplies para sa bagong building na nagsisibling Temporary Treatment and Monitoring Facility para sa COVID-19 patients sa nasabing bayan. Ang proyekto ay pinunduhan ng DSWD Kalahi SEEDS NCDDP kung saan magsisilbi itong quarantine facility ng mga pasyenteng nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Makikita sa mga larawan ang maluluwag na espasyo at hallways na may mga air-conditioned room at kompleto sa mga gamit. Malaki naman ang pasalamat ng lokal na pamahalaan ng Tangalan sa lahat ng mga ahensyang tumulong para makapagtayo ng sariling quarantine facility at malagyan ito ng mga gamit. Matatandaan sa kasagsagan ng paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Aklan ay nasa bayan pa ng Kalibo ang quarantine facility ng Tangalan. Ngayong may pasilidad na para rito, mas mapangalagaan na ang kalusugan ng mga Tangalanon at hindi na kailangan pumunta sa malayo para magpa-quarantine. Rio Trico, Kalibo Cable News. Aklan Provincial Forensic Unit nagsagawa ng tree planting at cleanup drive. Narito ang report ni Era Joy Briones. Nagsagawa ng tree planting ang Aklan Provincial Forensic Unit kasama ang Aklan Youth Volunteers sa Penro, Tangalan on April 7. Umabot sa 3,900 seeds ng dapdap tree at 2,300 seeds ng golden shower tree ang kanilang naitanim. Bukod dito, nagsagawa rin sila ng clean-up drive kahapon sa Lambingan Beach, Barangay Puok, Kalibo. 2 sako ng basura ang kanilang nakolekta at idinala sa dumping site, Barangay Old Buswang, Kalibo para itapon ang napulot nilang mga basura. Erechoy Briones, Kalibo Cable News. Balay Silangan Reformation Center sa Bayan ng Numansya, binuksan na! May detalye si Jurilee Vicente. Formal nang binuksan ng Balay Silangan Reformation Center nitong April 1, 2022 sa Barangay Badyo sa Bayan ng Numansya. Dinaluhan ang nasabing programa ng mga representante mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang Balay Silangan ay magsisilbing tirahan ng mga personalidad na voluntaryong sumuko sa pamalaan na sangkot sa mga aktibidad ng illegal na droga habang isinasailalim pa ang mga ito sa pagreforma. Kabilang sa mga ibinabahaging programa ng Balay Silangan ay ang Values Formation, Moral Recovery, Physical Activities, Livelihood at Skills Training. Maliban sa ibinibigay na bigas, pera at livelihood assistance, ang Balay Silangan ay isa sa mga requirement kapag ang isang bayan o munisipalidad ay mag-apply bilang drug-cleared na lugar. Ang pagpapatayo ng naturang pasilidad sa buong bansa ay sinimula ng PIDEA noong taong 2018 sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng mga lokal na gobyerno sa bansa. Ito ay bilang pagtugon ng pamahalaan tungkol sa pangangampanya laban sa illegal na droga sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Jorly Vicente, Kalibo Cable News.
Pideya Aklan, idineklarang drug-free ang 16 na mga barangay sa bayan ng Kalibo. Narito ang detalye ni Era Joy Briones. Diniklara ng Aklan Public Drug Enforcement Agency na drug-free ang nasa 16 na mga barangay sa bayan ng Kalibo. Ito ay inanunsyo sa isinagawang meeting nitong April 6 kasama ang mga punong barangay, mga barangay secretary, Department of Interior and Local Government, Aklan Public Drug Enforcement Agency at Kalibo PNP. Pinag-usapan ang pagiging drug clear at drug free ng bayan ng Kalibo. Karagdagang 10 mga barangay sa bayan ng Kalibo ang diniklara ng PDEA Aklan. Ito ang barangay Bacausur, Kaano, Linabon Norte, Mabilo, Mobo, Naluok, New Buswang, Old Buswang, Puok at Tinigaw. Matatandaan na may nauna ng 6 na barangay sa Kalibo ang naging drug clear at drug free na rin, kaya sa kabuuan nasa 16 na mga barangay ang drug free sa Kalibo. Era Joy Briones, Kalibo Cable News. Isla ng Boracay nakapagtala ng mahigit 200,000 turista sa unang quarter ngayong taon. Alamin sa ulat ni Jorile Vicente. Nakapagtala ng 267,278 na kabuuang bilang ng mga turista na bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang quarter ngayong taon. Ayon sa Malay Municipal Tourism Office, unti-unti nang bumubuti ang industriya ng turismo sa isla matapos luwagan ang mga restrictions at bumaba ang alert level sa mga lugar sa bansa. Nitong buwan ng Marso, ang isla ay nakalista ng 150,597 na bilang ng mga turista o 70% ng mga tourist arrival bago pa man nagsimula ang pandemya. Matatandaan na dahil sa banta ng pandemya ay nasa 4,000 hanggang 6,000 lamang ang mga turistang bumibisita sa Boracay noong nakaraang taon. Nabatid na nasa 315 ang mga accommodation establishment na accredited ng Department of Tourism sa isla. Sa ngayon ay unti-unti na ring dumadami ang mga hotel bookings simula ngayong buwan ng Abril dahil sa nalalapit na Semana Santa. Para mapadali ang biyahe sa isla ng Boracay, hindi na kailangan ang quarantine para sa mga turista at wala na ring arrival testing ng mga requirements. Inaasahan naman ng lokal na gobyerno na sisigla muli ang industriya ng turismo sa isla dahil sa dumadami ang mga individual na nagpapabakuna laban sa COVID-19 at nagpapaturok ng booster shots. Jorily Vicente, Kalibo Cable News. SP Aklan, hiniling kay Pangulong Duterte na bawasan ang buffer zone sa mga kalsada sa isla ng Boracay. Narito ang detalye ni Era Joy Briones. Hiniling ng Aklan sa Gunaang Palalawigan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-amyenda sa Presidential Proclamation No. 1064 sa pamamagitan ng pagbawas ng designated buffer zone sa magkabilang bahagi ng mga kalsada sa buong isla ng Boracay mula sa 15 metro na gawin na lamang itong 6 na metro. Napag-alaman na ang Presidential Proclamation 1064 ang siyang nagklasipika sa isla ng Boracay sa Bayan ng Malay bilang forest land at agricultural land, alinsunod sa Commonwealth Act 141, ang Public Land Act at Section 13 ng Presidential Decree No. 705 of Forestry Reform Code of the Philippines. Nakasaad sa nasabing batas ang 15 meters buffer zone sa magkabilang bahagi ng center line ng mga kalsada para sa right-of-way at maging bahagi ito ng Area Reserve for the Forest Land Protection Purposes. Era Joy Briones, Kalibo Cable News. Aklan sa Nguniang Panlalawigan, pinaiimbestigahan ang reklamo ng mga transport groups sa Aklan laban sa nag-ooperate na LTO enforcement team. Narito ang report ni Rio Trico. Hinimok ng Sangguniang Panlalawigan ng Aklan ang Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na imbestigahan ang ipinaabot na reklamo ng ilang mga transport group sa probinsya ng Aklan kaugnay ng panghuhuli ng pampasaherong van ng mga operatiba ng LTO noong Pebrero. Kabilang sa mga pumirma ng petisyon ay ang Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative, Land Transport, Kajad Travel and Tours, Paradise Island Transport Multipurpose Cooperative at MV Shuttle Van. Base sa reklamo ng grupo, hinarang ng isang unmarked LTO vehicle ang pampasaherong van sa isa sa kanilang operasyon sa Aklan West Road nitong February 15 ngayong taon.
Ikinabahala ito ng mga transport group dahil maaari nitong malagay sa alanganin ang seguridad ng mga pasahero. Nilinaw naman ni Engineer Marlon Viles, Kalibo LTO Chief sa SP Committee Hearing, na wala umanong koordinasyon sa kanilang opisina ang naturang operasyon at ipinapaabot rin niya ang naturang reklamo sa LTO Regional Office para marisulba na ito. Nais rin ng sangguniang panlalawigan na linawin ng LTO at ng LTFRB ang mga panuntunan sa panghuhuli ng mga sasakyan, koordinasyon sa ibang opisina at iba pang mga protocols. Rio Trico, Kalibo Cable News. Reklamo sa mga e-trike drivers sa isla ng Boracay mas dumami. Alamin sa report ni Erajoy Briones. Umabot sa 30 na mga individual ang dumulog sa tanggapan ng Malay Transportation Office upang ireklamo ang ilang pasaway na e-trike drivers na bumabiyahe sa isla ng Boracay. Karaniwang nirereklamo ng mga pasahero ang sobrang pagsingil ng pamasahe ng mga e-trike driver at ang pagpili ng pasahero. Kaugnay nito, kaagad na nagsagawa ng orientation ang Malay Transportation Office sa mga e-trike driver patungkol sa mga reklamo. Kung sino man ang mapapatunayan na lumabag sa patakaran, maaaring pagmultahin ng 2,500 pesos at para mas madisiplina pa ang mga e-trike driver, mayroong bagong ordinansa ang Malay Transportation Office na maaaring ma-deport ang e-trike driver kapag 3 beses na itong lumabag. RHA Briones, Kalibo Cable News. Ilang mga kabataang Aklano nakilahok sa kauna-unahang Regional Youth Leader Summit? May detalye si Rio Trico. 8 Aklanon youth ang nakilahok sa kakatapos lang na Regional Youth Leader Summit ng Western Visayas na ginanap sa Jerry Rojas Foundation Training and Convention Center sa Rojas City, Capiz. Ito ang kauna-unahang Youth Leader Summit sa rehiyon kung saan nagsimula ito nitong March 31 at nagtapos nitong April 2. Layunin ng nasabing summit na palakasin ang pakikilahok ng mga kabataan sa democratic governance. Parte ng pagpupulong ang pagsagawa ng plenary sessions upang makabuo ng youth development agenda sa Region 6 para sa taong 2022 hanggang 2025. Umupo bilang chairman ng Committee on Education ng delegasyon mula sa Aklan si George Estoloso, habang si Jessica Gail Villaruel at Ira Joy Briones naman sa Committee on Mental Health. Hinawakan naman ni John Brex Briones ang Committee on Adolescence and Reproductive Health, si Nicole Jane Cesar at J. Mark Birol sa Committee on Economic Empowerment, Kirky Lagdamat at Mark Jev Angelo Sixon naman sa Committee on Tourism and Arts. Ang naturang event ay suportado ng United States Agency for International Development, the Asia Foundation, sa ilalim ng Youth-Led PH Project, kasama ang Positive Youth Development Network at ng Jerry Rojas Foundation. Rio Trico, Kalibo Cable News. Makeup transformation video ng isang Aklano nag-viral. Balitang hatid ni Erajoy Briones. Trending ngayon sa social media ang isang Aklanon na kinalalang si Enzo Matores dahil sa kanyang husay at galing sa larangan ng pagme-makeup. Umabot sa mahigit 300,000 views ang kaka-upload pa lang niya ng makeup transformation video. Sa makarabi, mamay, ano pa ang kaka-post ko mabi last week? Mga nasa 300,000 views pa lang yata yung matag sa TikTok ng kanyang account. Ayon kay Matores, 2017 nung una niyang madiskubre ang kanyang talento at ngayon marami na siyang makeup transformation videos na in-upload na tumatalakay sa social issues. Bale, nag-start ako it pag-makeup high. Year 2017 ako nag-umpisa it, baka it mga gamit. Tapos nag-try ako mag-practice sa ako niya sarili. May ako na mga makeup, ay medyo may series-series nga rin mo, like para sa mga Halloween looks nga 12 days before Halloween, bali 12 makeup sa 12 days of Christmas, tapos kat mga zodiac signs, iba-iba man abi mo, medyo abo. Ikaw ito maano. Oo. Natuto sa Enzo ng makeup transformation sa pamamagitan ng panunood ng YouTube. Siya rin mag-isa ang nag-shoot ng kanyang video, maging ang pag-edit nito. Bali YouTube, ako nga ginatanawan per me kung mag-practice ako. Hasta nga, nasanay man ako nga, ginainubran ako ni mo every week kaya nagkantigo kita yun ako. Bali uwa, self-taught lang gini mag-YouTube lang gini.
Ipinaliwanag din ni Enzo Matores ang pinagkaiba ng makeup transformation kumpara sa normal na makeup. Sinabi rin nito kung ano ang pinahihiwatig ng kanyang viral na video. Sa makeup transformation, hay, parang may ano, bimaw, may story mga ginapakita. May ginapahiwatig mo sa mga tao nga lesson. Tag sa ako niya recent itong makeup video nga ginobra, bali do story na nakatuis para sa ano Women's Month, ano for women empowerment imo to, para ma-uplift baga do mga do confident it mga kababaihan. Bukod sa pagiging freelance makeup artist, nagtatrabaho itong si Enzo sa provincial hospital bilang administrative aid 1. Bali, ako ang gida nga work kay sa ano, provincial hospital ano, as administrative aid 1. Nagbigay din ng mensahe si Enzo sa mga aspiring makeup artist. Bali, kat sa mga tao nga mahilig yun mag-makeup, ay hindi kayo mamadulaan it. Ano, hope nga magkantigo at maging successful. So, hey, practice at practice ang gido, ano, Karen? Okay. Oo. Eric J. Briones, Kalibo Cable News. Pambato ng aklan sa Miss Universe Philippines, ibinida ang kanyang tourism video. Ibinida ni Jonah Ely Sweet ang pambato ng aklan sa Miss Universe Philippines ang iba't ibang ganda ng probinsya sa kanyang tourism video. Ipinakita sa tourism video ang drone shot view ng isla ng Boracay, ang Petro Wind view deck sa Navas, pati na rin ang bulubunduking tanawin ng Manica viewpoint sa Libacaw. Naipakita din sa video ang St. John the Baptist Cathedral, ang mural painting sa Bayan ng Kalibo, ang floating cottage sa Madalag, at ang piña cloth industry sa Bayan ng Balete. Mapapanood ang buong tourism video ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines sa official YouTube channel ng Empire Philippines. At gaganapin naman ang finals ng Miss Universe Philippines 2022 sa April 30 sa SM Mall of Asia Arena. John Ronald Gorin, Kalibo Cable News. Estudyante mula sa Aklan, kinoronahan bilang Miss Pinay Rising 2022 Aklanon Beauty Queen, matagumpay na nakapasok sa top 32 finalist ng Miss Universe Philippines. May detalye si Samay sa Ulda. Napagtagumpayan ang makuha ng isang Aklanon student ang korona sa nakaraang Miss Pinay Rising 2022 na inorganisa ng Junior Chamber International Aklan Kalantiaw. Kinilala ang dalaga na si Miss Diane Rose Robelo, isang fourth-year college student sa kursong Bachelor of Science in Business Administration sa Northwestern Visayan Colleges. Pinangunahan din ng Junior Chamber International Aklan Kalantiaw na sinusuportahan ng JCI Philippines Pinay Power ang joint projects ng Miss Pinay Rising 2022 at Project Laya. Layunin nito na gawing isang empowered modern Filipinas ang mga babaeng kabataan ng Aklan. Sa nakaraang selebrasyon ng Women's Month nitong buwan ng Marso, sumailalim ang mga kandidata ng Pinay Rising 2022 kasama ang mga miyembro at volunteers ng peer education sa workshops tungkol sa women's rights, gender issues at talakayan sa safe spaces ng Project Laya. Sinubok rin ang kakayahan ng mga kandidata sa kanilang impluensya, pamumuno, komunikasyon, kumpiyansa sa sarili at karisma sa mundo ng social media. Sa kabilang banda, opisyal ng kandidata ng Miss Universe Philippines 2022, si Jonah Ely Sweet na pambato ng Aklan, kung saan matagumpay itong nakasama sa listahan ng top 32 finalists ng naturang beauty pageant. Kabilang rin sa listahan ng Miss Universe Philippines 2022 ang mga kandidata mula sa Western Visayas tulad ni Vanessa Ancaro ng Iloilo Province, Francesca Dadivas ng Rojas City, Chanelin Bison ng Victoria City Negros Occidental at Dorothy Gamilan ng Iloilo City. Nakatakda naman sa April 30 ngayong taon ang Coronation Night na gaganapin sa Mall of Asia Arena kung saan ipapasa na ni Beatriz Luigi Gomez ang corona sa tatanghaling Miss Universe Philippines 2022. Samantala, napili namang maging host ng programa sina Pia Wurtzbach ang Miss Universe 2015, Iris Mitenere Miss Universe 2016, at si Demi Leigh Tebo Miss Universe 2017. Isa Meza Ulda, Kalibo Cable News.
Sad-sad para kay Lenny Kiko Tandem, dinagsa ng mga Aklanon supporters. Balitang hatid ni Radin Acuspag. Tinatayang nasa 5,000 mga Aklanon supporters ang nakilahok sa isinagawang pick na sadya sa Aklan. Sad-sad para kay Lenny Kiko nitong 2 ng Abril, araw ng Sabado. Bago ang sad-sad for Lenny Kiko, ay nagkaroon muna ng misa sa Kalibo Cathedral. Ang mga dumalo na mula sa iba't ibang bayan sa Aklan ay nakisali sa sadsad simula Kalibo Pastrana Park papuntang Provincial Capitol. Nagpapasalamat naman ang nag-organisa ng sadsad na ang Youth for Lenny Kiko Aklan dahil sa mainit na suporta ng mga Aklanon kay Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo at Vice Presidential Candidate Kiko Panghilinan. Natutuwa naman at nagpapasalamat sa mga Aklanon ang anak ni BP Robredo matapos magkaroon ng ganitong aktibidad na nagpapakita ng full support sa kanyang ina. Maraming salamat sa Youth for Lenny Kiko Aklan sa pag-organize ng event na ito, hindi lang para suportahan yung People's Campaign natin, pero para na rin i-showcase yung best of Aklan. Gusto po namin magpasalamat sa inyong mga Aklanons sa walang sawang suporta ninyo kay Mama at sa mga advokasiyang isinusulong natin. Samantala, matapos ang sadsad para kay Lenny Kiko, ay nagkaroon muna ng ilang mga aktibidad kagaya ng mga sing and dance performances, pati na rin ang awarding para sa patimpalak na kakampet shows. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. BFP Region 6 nangangailangan ng 136 na mga bagong bombero. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Tinatayang nasa 136 na mga bagong bumbero ang kailangan ng Bureau of Fire Protection Region 6 base sa ipinalabas na memorandum ng BFP Region 6 na sa 136 na mga bakanting posisyon para sa hiring at selection ng Fire Officer 1. Kinakailangan lamang ng mga aplikante na magproseso ng requirements para sa nasabing posisyon. Maaring pumunta sa kanilang pinakamalapit na fire station para gabayan ng ibang mga miyembro ng bumbero para sa mga dokumento na kailangang i-comply ng isang aplikante. Magtatagal hanggang April 22 ang pagtanggap ng BFP Region 6 ng mga aplikante. RJ Briones, Kalibo Cable News. Probinsya ng Antique lalahok sa Filipino Food Month sa Western Visayas. May detalye si Jorelle Vicente. Lalahok ang lalawigan ng Antique sa 2nd selebrasyon ng Filipino Food Month sa Region 6 na gaganapin sa darating na April 11 hanggang 13, 2022 sa Robinson's Place, Iloilo. Ang naturang proyekto ay pinangunahan ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng National Commission for Culture and the Arts sa Proclamation No. 469 Series of 2018 na pirmado ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan idiniklara ang buwan ng Abril bilang Filipino Food Month. Layunin ng programa na maipakilala ang mga agri-fishery products sa buong Western Visayas kung saan ito ay lalahukan ng 6 na probinsya sa rehiyon. Maliban dito ay magkakaroon din ng iba't ibang aktibidad tulad ng trade fairs at paligsahan na kinabibilangan ng food art at still life painting. Dito rin ipapakita ng bawat probinsya ang mga pagkain na may kaugnayan sa kanilang kultura at tradisyon at ito rin ang pagkakataon para sa mga magsasaka at mangingisda na may pakilala ang lokal na produkto ng probinsya. At dahil dito ay matututo ang mga lokal na magsasaka at mahihikayat ang mga ito na gumawa ng kalidad na produkto. Ito rin ay makakatulong sa kanila na mas lalo pang mapabuti ang kanilang mga ginagawang produkto. Samantala, ang tema ng Filipino Food Month ngayong taon ay pagkaing Pinoy, susi sa pag-unlad at pagbabago, kung saan dito ibibida ng mga Pinoy ang mga lokal na kasangkapan sa pagluluto at madisenyong presentasyon ng mga pagkain sa araw ng selebrasyon, gayon din ang kadiwa sa ani at kita trade fair at exhibits. Jorelle Vicente, Kalibo Cable News. Selebrasyon ng Tatusan Festival 2022 ipinagdiriwang ngayong buwan ng Abril. Balitang hatid ni Rio Trico. Makulay ang selebrasyon ng Tatusan Festival sa Bayan ng Kaluya sa probinsya ng Antique ngayong taon.
Iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa nasabing selebrasyon na tatagal ng 4 na araw, kung saan nagsimula ito ng April 6 at magtatapos sa April 9. Sa pagsisimula ng nasabing festival, binuksan ang pasundayag at ang photo and art exhibit. Mayroon ding 2 beauty pageant, motorbangka competition, sand art competition at ang Tatusan Tribes competition. Ang Tatusan Festival ay hango sa salitang tatos na isang uri ng rare coconut crab na matatagpuan sa isla ng Kaluya sa probinsya ng Antique. At bilang pagpapasalamat sa biyayang dala ng tatos crab sa lugar, ginawa ang makulay na Tatusan Festival. Rio Trico, Kalibo Cable News. Department of Tourism target na mapalakas ang industriyang turismo sa bansa sa tulong ng Korean tourism market. Target ngayon ng Department of Tourism ang suporta ng Korean tourism stakeholders upang mapalakas pa ang promotion ng turismo sa bansa sa loob ng tinatawag na new normal. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, handa na ang Pilipinas sa pagsalubong ng mga Korean tourists sapagkat pinakaligtas at hindi mahigpit ang requirements ng Pilipinas sa buong Asia. Dahil ang Korea ang pinakamalaking tourist arrival sa bansa noong wala pang pandemic, inilahad ni Secretary Puyat ang mga bagong tourism products at activities para hikayatin ang Korean tourism market. Sa nakalipas na 2 buwan ngayong taon, ika-4 lamang ang Korea sa tourist arrivals na may sobra sa 5,500 na mga turista. Ikumpara noong 2019 na nakapagtala sina ng 1.98 million tourist arrivals na ikinukonsiderang pinakamataas na arrival figure sa buong tourist market na nai-record sa bansa. John Waragorin, Kalibo Cable News. DILG na isilagay sa Alert Level 1 ang buong bansa para palakasin ang ekonomiya. Nais ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na ilagay ang buong bansa sa Alert Level 1 para maluwagan na ang mga restriksyon at umunlad na ang ekonomiya sa gitna ng pandemya. Ayon sa kalihim, isinaayos na ng pamahalaan ang mga requirements sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 tulad ng vaccination rate sa A2 population sa 70% mula sa dating 80%. Dagdag pa niya, maaari ring ilagay sa Alert Level 1 ang mga munisipalidad base sa healthcare utilization rate ng kanilang probinsya. Matatandaan na nauna nang ipinahayag ni Deputy Spokesperson Undersecretary Christian Ablan na plano ng gobyerno na ilagay ang bansa sa tinatawag na new normal bago magtapos ang panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buwan ng Hunyo. Sa ngayon, isinailalim na sa Alert Level 1 na to ang iba't ibang lugar sa bansa simula April 1 hanggang 15 ngayong taon. Jorly Vicente, Kalibo Cable News. Pilipinas nalakip sa listahan ng mga bansang may mataas na bilang ng dropout sa paaralan. Kasama ang Pilipinas sa mga bansang na ilista ng United Nations Children's Fund o UNICEF sa may mataas na bilang ng mga nag-dropout sa pag-aaral. Ayon sa inilabas na pag-aaral ng US Agency for International Development, sobra sa 25% ang naitalang mga out-of-school youth sa Pilipinas mula April 2020 mula sa halos 17% noong January 2020. Inihayag naman ng Department of Education na umabot sa 1.1 million ng mga mag-aaral ang hindi nakapag-enroll noong school year 2020-2021. Ngunit, tumaas naman sa 27.2 million ng mga enrollees ang nagparehistro noong November 2021 na mas mataas mula sa nakaraang school year. Dagdag pa dito, magpapalabas ng Learning Recovery Plan ang DepEd upang masolusyonan ang mga naging problema sa education setup ng bansa sa loob ng pandemya. John Waragorin, Kalibo Cable News. Mahigit 17,000 paaralan sa bansa handa para sa pagpapalawig ng face-to-face classes. Alamin sa ulat ni Jorile Vicente. Handa nang nasa mahigit 17,000 paaralan sa buong bansa
para sa pagpapatupad ng expanded face-to-face classes. Ayon sa Department of Education, umabot na sa 17,497 na mga pampubliko at pribadong paaralan ang nirekomenda ng regional offices para magsagawa ng progressive expansion phase ng in-person classes. Tinatayang nasa 17,054 ang bilang ng mga paaralan na nagmula sa public schools, habang nasa 425 naman ang mula sa pribadong mga paaralan. Nangunguna ang Central Luzon na may pinakamaraming paaralan na nirekomenda para sa physical classes. Pumangalawa ang Eastern Visayas at pangatlo ang Central Visayas. Ang mga nasabing paaralan ay dumaan sa full compliant ng School Safety Assessment Tool, ngunit kasalukuyang hinihintay pa ang approval galing sa local government units. Jorly Vicente, Kalibo Cable News. Department of Health may payo sa publiko kaugnay sa avian flu outbreak. May detalye si Rio Trico. Dahil sa pagdeklara ng local outbreak ng avian flu dito sa Pilipinas, nagpaalala ang Department of Health sa publiko tungkol sa panganib na dala nito sa tao. Ayon sa kagawaran, bibihira lang na mahawaan ng avian flu ang tao, pero posible itong mangyari sa pamamagitan ng droplets o alikabok mula sa mga manok o ibon. Ilan sa mga sinyales kapag nahawaan ito ay ang conjunctivitis, lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan at muscle aches. Payo ng DOH, pinakamabisang panlaban dito ay ang pagsusuot ng face mask at mag-isolate kapag may sakit. Palaging maghugas ng kamay at siguruhing maayos ang ventilation. Matatanda ang idineklara ng Department of Agriculture ang avian flu outbreak matapos makapagtala ng kaso nito sa ilang mga farms sa Central Luzon. Agad namang naghigpit ang ilang mga probinsya sa pagpasok ng mga produktong may kaugnayan sa poultry, kasama na ang probinsya ng Aklan. Rio Trico, Kalibo Cable News. Filipino Food Month ipinagdiriwang tuwing buwan ng Abril. Muli nag-umpisa ang taunang selebrasyon tuwing buwan ng Abril, ito ang Filipino Food Month. Nilagdaan ni President Rodrigo Duterte ang Presidential Proclamation 469 kung saan idineklara ang Abril bilang National Filipino Food Month. Nakatoon ang selebrasyon na ito sa pagkilala, pagpreserba at pagtitiyak na inaipapasa ang malawak na tradisyon ng kulinaryang Pilipino. Kasama sa selebrasyon ang pagsuporta para sa mga magsasaka, mangingisda at sa iba pang agricultural at aquacultural communities, sapagkat sila ang umaani ng ating pangunahing mga sangkap at supply ng ating mga nilulutong pagkain. Sa taong ito, ang tema ng Buwan ng Kalutong Pilipino ay Pagkain Pilipino, Susi sa Pag-unlad at Pagbabago. Sa tulong ng iba't ibang mga ahensya sa gobyerno, isang malaking selebrasyon ng pagkain Pinoy ang nakahanda para sa publiko. Bumisita lamang sa official Facebook page ng Filipino Food Month para makita ang buong calendar of activities. John Warangorin, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita sa linggong ito. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw!